Trabaho nga na naman nga ang haharapin natin for today's video. Kaya naman mga bebe ko, nakaharap na naman nga po tayo sa malaking talyasi o malaking kawali. Ewan ko ba kung ano ang tawag sa inyo nitong malaking kawali na to? Yung iba nga ay tinatawag itong tulyasi. Sa amin naman po mga bebe ko ay tinatawag itong talyasi. Kaya naman hindi ko nga alam talaga kung ano bang itatawag ko dyan sa malaking kawali na yan. So ayun na nga mga bebe ko, may iba naman nga tayo ng usapan. Dyan nga po sa mga oras na yan mga bebe ko ay nagpiprito na nga ako ng carrots at patatas. Siyempre mga bebe ko, pass forward na po tayo dyan sa mga oras na yan. Nung medyo nag-brown na nga itong ating carrots at patatas ay hinango ko na nga ito at inilagay ko na nga sa strainer. Siyempre mga bebe ko, nang mapatiktikan naman ng konting mantika. Nung nahango ko na nga yung carrots at patatas sa mantika ay isinunod ko naman bawasan itong ating mantika. Siyempre. Isinunod ko na nga igisa yung bawang at sibuyas. Igisa lang ho natin mabuti yung bawang at sibuyas hanggang sa ito nga ay lumabas yung kanyang aroma. Medyo alanganin pa nga yung paghahalo ko dyan mga bebe ko at hindi ko nga natanggal yung pinirito nating carrots at patatas. Kaya naman ipinagilid ko muna ito na makapaghalo nga naman ako ng matiwasay. O diba mga bebe ko, nakikita nyo naman po siguro kung gaano nga kalaki itong ating sando. May mga nagtatanong nga sa akin sa comment section kung saan ko nga ba daw ito nabili. Sa totoo lang mga bebe ko, yan nga po ay hindi ko naman pag-aari. Sa pagkakaalam ko nga mga bebe ko, dito sa amin sa palengke namin nabili ng amo ko yung sando. Dok na yan. Kapareha nga niya ng malaking talyasi. Noong makapag-gisa na nga ako ng bawang at sibuyas mga bebe ko ay sinunod ko naman igisa itong ating manok. Sangkatutak nga na manok ang inilagay ko dyan sa mga oras na yan. Habang ako nga ay nagsasangkot siya ng manok dyan sa mga oras na yan, mga bebe ko ay sinunod ko nang ilagay yung kanyang rekado. Naglagay lang nga rin po pala ako ng konting paminta at konting patis. Siyempre mga bebe ko, pag kayo naman po ang nagluto sa inyong mga bahay-bahay ng ganitong putahe ay bahala naman na po kayo maglagay ng mga rekado. Lagi ko nga sabi sa inyo mga bebe ko, kapag kayo nga po ay nagluluto sa inyong mga bahay-bahay ay kayo naman na po ang magtatansya ng mga lasa ng inyong mga niluluto. Nung nasangkot ako na nga mabuti yung karne ng manok ay isinunod ko naman ilagay itong ating tomato paste. Mas gusto nga namin gumamit ng tomato paste pagka nga ganito mga lutuin. Kasi nga po mga bebe ko ay mas concentrated nga daw po itong ating tomato paste. May mga ibang putahe nga rin po pala kaming kailangan gamitan rin ng tomato sauce. At siya nga po pala mga bebe ko, fritadang manok nga po pala ang lulutuin natin for today's video. Kaya naman stay put na lang po pala kayo dyan at panoorin nyo nga po pala akong magluto. Nung nailagay ko na nga po pala yung ating tomato paste mga bebe ko ay sinunod ko naman lagyan ng Sprite. Opo, tama po kayo mga bebe ko. Naglalagay nga po pala ako ng Sprite dito sa aking apritadang manok. Feeling ko kasi mga bebe ko, pag katupig ang sinabaw ko dito sa ating manok ay madaling mapanis. Kaya naman Sprite na lang at medyo may lasa-lasa pa nga itong ating lulutuin pagka ganun. Nung nalagyan ko na nga po pala ng Sprite ay saka ko naman ito hinalo-halo at takpan ko na nga lang ito ng ating takip. Papakuluan lang nga ho natin ito mga bebe ko hanggang sa lumambot nga yung ating karneng manok. Nung lumipas na nga yung mga ilang minuto ng pagpapakulo nitong ating karneng manok ay isinunod ko naman halu-haluin. Siyempre mga bebe ko, para nga po maibabaw yung mga nasa ilalim. At po mailalim naman yung mga nasa ibabaw, ganun. Nang para pantay-pantay nga yung pagkakaluto ng ating karneng manok. At kasunod nga nun mga bebe ko ay naglagay na nga rin po pala ako ng liver spread. O sino nga po palang naglalagay dito ng liver spread pag kayo nga ay nagluluto ng afritada? Masarap kaya mga bebe ko pag naglagay kayo ng liver spread sa afritada? Hinalo-halo ko na nga lang ito mabuti mga bebe ko para mahalo-halo naman yung nilagay nating liver spread. At hindi pa nga dyan natatapos mga bebe ko ang paglalagay natin ng mga rekado. At kasunod nga nung paglagay ko ng liver spread ay kasunod naman itong paglagay ko ng keso. Mas masarap nga po mga bebe ko pag may keso nga itong ating afritada. Mas creamy ang lasa ng afritada pag ganitong may keso. Nung mailagay ko na nga lahat ng rekado dito sa ating apritada, isinunod ko naman ilagay itong ating carrots at patatas. Pinagsabay-sabay ko na nga rin po palang ilagay yung red bell pepper. At diba nga po mga bebe ko, ay naiprito ko na nga nung una yung ating carrots at patatas. Kaya naman konting kulo lang yan ay luto na itong ating apritada. Nung makalipas nga ang ilang minutong pagpapakulo nitong ating apritada, ay ayan na nga, luto ng ating apritada. Siyempre mga bebe ko, wala naman na po tayong ibang gagawin dyan sa apritada na yan kundi takali. Sa mga nakakapanood nga po sa amin ay alam kung ano nga ang gagawin dyan sa mga tinluluto naming ulam na pagkadami-dami. Yan nga po pala ay order ng aming mga customer na regular ngang umo-order sa amin. Halos araw-araw nga po silang umo-order sa amin, walang palya. Kaya naman thankful kami kahit papano ay may mga trabaho kaming nagagawa. Kaya naman ayan lamang po ang ating for today's video. God bless! Bye!